Tuloy po ang pagkumpuni sa BRP Sierra Madre kung saan nakabase ang bantay na sundalo sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. At nakatutok sina Marisol Abdurrahman at Chino Gaston. Dahil 1998 pa sadyang sinadsad sa Ayungin Shoal, kinakalawang at nanganganib na tuluyang lumubog ang BRP Sierra Madre. Ito pa naman ang nagsisilbing tirahan ng mga nagbabantay na sundalo sa lugar. The living condition of our soldiers in the area. It was sad to see the state of the living conditions. So we're trying to improve that, but by making sure that they have at least decent sleeping facilities, decent dining facilities, internet. We can just do superficial repairs on it. May mga construction material na rin daw na hinahatid doon para ayusin ang mga nasirang bahagi ng barko. Mga material na dati nang sinabi ng China na haharangin nila. Hindi naman pinalagpas ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng China na illegal ang pagtira ng mga Pilipino sa Pag-asa Island. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. No? Thank you, pwede sir. Naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ewan ko kung bakit ayaw. Nagbabala rin si Teodoro sa posibleng tangkang pahinain ng ekonomiya ng Pilipinas at sirain ang pagkakaisa ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hindi niya pinangalanan kung anong bansa nagmumula ang panganib. There's always the possibility, whether through covert money transfers and other means, I don't think the Philippines is exempted from that kind of phenomenon. Especially now, where bigger nations are going on a diplomatic frenzy, no? Particularly to divide ASEAN. Ayon naman kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, asahan daw ang mas maraming joint patrol ng Estados Unidos at ng Pilipinas sa WPS. Pero hindi raw nakikita ni Carlson na magkakaroon ng long-term presence ang Amerika sa West Philippine Sea. We have three important agreements that govern our relationship. And that's the Mutual Defense Treaty, the Visiting Forces Agreement, and the Enhanced Defense Cooperation Agreement. And outside of those three foundational agreements, that doesn't include space for the presence of U.S. troops on a long-term basis here in the Philippines. So I don't envision that. We will not give up an inch of our territories. Ito raw ang direktiba ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines. Kaya sa anibersaryo ng Naval Air Wing sa Sangley Point sa Cavite, ito ang hamon niya sa mga sundalo. Try as you seek excellence, try to surpass the limits that you have set for your unit. Mahirap ang trabaho. Hanga raw siya sa ipinamalas ng mga ito sa pagtupad sa kanilang misyon. At sa Disyembre, may dagdag na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ang anti-submarine helicopter, ang pinakabagong air asset ng Naval Air Wing. Meron itong kakayahan na makadetect ng mga submarine. Malaking bagaro ito para mas mapaigting ang pagbabantay sa ating mga teritoryo. It has the capability to strike them. So meron siyang torpedo that can hit any submarine that is illegally inside our territorial waters. If the need arises, kayang-kaya niyang i-interdict, no? Or tirahin yung mga iba pang mga sea craft with its rockets. Sa ngayon, meron ng dalawang anti-submarine helicopter ang NAM. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.